So guys, good afternoon. Nandito na naman tayo sa pangalawang episode natin. Japanese food na gagawin natin. So, kahapon yung ginawa natin is California Maki. So ngayon, ang gagawin natin ay Philadelphia Maki. So, pero bago ko gagawin yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-pindot ng notification bell para lagi kayong updated. So, start na ako ngayon. Gagawin ko. So, the same procedure pa rin yung pag-cooking ng rice. With sushi vinegar, tapos sugar and salt. Mix lang natin siya. Pagluto na yung kanin. So, simulan ko na paggagawa ngayon ng Philadelphia roll. Papakita ko sa inyo. Yung gagamitin natin, sushi nori. Lagyan natin ng Philadelphia cheese. Cucumber, avocado. Smoked salmon. Let's start now. Samahan nyo ako sa mga gustong maging chefs, mga baguhan. So, gagawin ko ito para sa inyo, para maliwanagan kayo. Napakadali lang. Tayo ng rice. Talagay natin sa nori. Pa-flat natin. Ang procedure. Ayan na po siya. Nagawa na natin. So, patay na ng bamboo mat. Lagay pa natin sa bamboo mat. Gawa tayo ng cucumber. Julienne cut. Same procedure. Ingredients lang pinagkaiba. Yan cutting. Lagay ko natin sa gitna. So may cucumber na sa gitna. Tapos mag-slice tayo ng avocado. Lagay natin sa gitna yung avocado. Yan, nasa gitna na rin siya. So parang tulad ng cucumber, may avocado, may cucumber nasa gitna. Ano siya? Lapit natin para ma-highlight. Tapos lalagyan natin ng Philadelphia cheese. Yan. Saka smoked salmon. Smoked salmon sa loob. So, happy watching, ha? Para matuto kayo, sa lalo na sa mga baguhan. Iro-roll ko siya ngayon. Tatlong procedure na pag-roll. 1, 2, 3. So, roll na siya. Naging square. Ipupol natin. Kabilaan. Tsaka, lalagyan siya natin ng fresh salmon sa ibabaw. Ang ingredients sa inside, cucumber, avocado, Philadelphia cheese. Philadelphia cheese, cucumber, avocado, at smoked salmon. So, ito na siya ngayon. Kuha tayo ng fresh salmon, ikakat natin, na-toppings natin sa ibabaw. Fresh salmon. Slice ko siya. Toppings ko sa ibabaw. Yun lang.
pinakat ko na, may fresh salmon na siya sa ibabaw. Lagyan ko siya ng plastic para pag kinat ko siya, hindi siya ma lalaglag yung fresh salmon. Tsaka ko siya ipitin ulit ng bamboo mat na walang plastic. Ito na siya, guys. Ngayon, ikakat ko siya ng 8 slices. Same procedure. Kinat ko yung edge. Dulo sa dulo. Tapos, kinat ko sa gitna. Kinat ko ulit sa gitna. Tanggalin natin yung plastic. Ipo-form ko siya ulit para medyo maganda tingnan. Yan. Tsaka ko siya ipa-plato, ready to serve. Napakadali lang gawin. So, pa-plato ko siya ngayon. Ito na. Sa plato. Yan. Tapos, huwag natin kalimutan lagi, wasabi ginger. Pickled ginger. Lagay natin sa side. Wasabi. Ang wasabi, ulit, pamatay ng bakterya. Pickled ginger. Ito siya yung sabi natin sa Japan na gari syuga. Ang purpose nito ay pag kumain ka ng isang part ng isda, kailangan mag-pickled ginger ka, parang toothbrush style. Para pag kinain mo ulit ang freshness ng isda, mararamdaman mo siya na fresh. So, lagyan siya natin ng konting garnish para maganda tingnan. Ito yung mga standard procedure ng pagkain namin dito sa hotel na pinapasukan ko. So, this is actual order ng customer. Tapos, then, nalagyan ko siya ng teriyaki sauce. Philadelphia. Sesame seed on top. So now, ready to serve ang Philadelphia natin. Ito, papakita ko sa inyo. Ito na siya ngayon. Yan. Yan ang Philadelphia roll natin. Yan, naka-highlights na. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like. At pindutin ang notification bell so kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. Maraming salamat, guys.